Katrina? Pia, sinabayan nga ng kaliwat ka ng kilos protesta ang paggunita sa 154 na kapanganakan ni Gata Andres Bonifacio. Kabilang na nga dyan ang hinanaing ng ilan tungkol nga sa RevGov ng Administrasyong Duterte. Tunay na pagbabago. Ito ang sigaw ng daan-daang nagtipon-tipon dito sa Crocodile Park sa Davao City. Panawagan nila kay Pangulong Duterte, isulong ang revolutionary government. We are not only supporting President Duterte, but we are pleading, we are begging, we are kneeling to the first family that for the second time around, please listen to the demand of the people. Implement revolutionary government. Ito na tanging paraan para makamit natin ang pagbabago. Kailangan magkaroon na ng revolutionary government. May pagtitipon din ng iba't ibang grupo sa Freedom Park na bukod sa pagsusulong ng revolutionary government ay sumusuporta rin sa federalismo. Nangyari ito kasabay ng paggunita ngayong araw ng birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio. Nagpakita rin ng pagsuporta ang ilang taga Dumaguete para sa revolutionary government ni Pangulong Duterte. Ang kampanya ni President Duterte kaniadto mao ang kausaban. Change. And there is no other way to effect change except through revolutionary government. Pero may sariling kilos protesta rin ang mga kontra sa revolutionary government. Sa Angeles City, Pampanga, magkahiwalay na nagprograma ang grupo ng mga kababaihan at mga manggagawa at ang grupo ng jeepney operators at drivers. Itigil na niya yung kanyang revolutionary government. Hindi naman revolutionary government ang kanyang ang ititindig. Ayon doon sa mga kahilingan nila na pahihigpitin yung internal security, walang ibang kahulugan yon kundi paghigpit sa karapatan ng mamamayan. Bitbit naman ang mga placard. Naglakad mula sa sentro ng Naga City hanggang sa Plaza Rizal ang mga militante sa Camarines Sur. Pag sinasabing revolutionary government, baguhin mo ang lipunan. Pero kung sila-sila din mismo, walang silbi yan. Gawin nila na ang sundin nila na ang gobyerno ay ang tao, hindi silang nakaupo sa pwesto. Mahigit 3,000 naman ang nagsama-sama sa gymnasium sa Tanawan City, Batangas. Narito naman sila para suportahan ang federalismo na isinusulong ng kasalukuyang administrasyon. Sa Pugad Lawin Park naman sa Albay, mapayapang ginunita ang kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. Matapos ang maiksing programa, nag-alay sila ng bulaklak sa monumento nito. Pia, alas 7 naman nga ng gabi na matapos nga ang mga programa at mga kilos protesta na isinagawa dito sa Davao. Pia? Katrina, bago nagtapos kaninang alas 7, meron pa bang mga kilalang personalidad na humabol o kaya sumama dyan sa programa sa Davao? Pia, dito sa Davao, wala tayong namataan na mga kilalang personalidad na humabol sa mga kilos protesta dito. Gayunpaman, may mga nakita tayo kanina mga politiko at mga government officials, local government officials na sumali dito nga sa mga isinagawang kilos protesta na isinusulong itong RevGov nga ng Administrasyong Duterte. Pia? At Katrina, di ba, hindi ba umiiral pa rin ang martial law? So gano'ng kahigpit yung seguridad sa mga nagrarally dyan? Pia, napansin natin na talaga namang mahigpit yung seguridad sa mga nagrarally dito. Yung isa sa mga lugar na pinuntahan natin kanina, dyan sa Crocodile Park, talaga naman na iba yung entrance ng mga kababaihan sa mga kalalakihan. At bawat bag, Pia, talagang binubuksan, chinecheck. May mga sundalo rin na umiikot doon sa lugar at mga pulis para nga mapanatili ang seguridad sa lugar. Pia? Alright, at Katrina, meron pa bang iba pang mga binabalak hanggang bukas o kaya hanggang sa weekend na mga pagkilos dyan? Pia, sa nakita nga natin kanina ay talaga nga natapos na yung mga isinagawang mga kilos protesta. Dahil dito sa Davao, Pia, hindi lang mga taga rito yung mga sumali sa mga kilos protesta. May mga bumiyahe pa mula sa mga kalapit na probinsya. Kaya naman kanina nakita natin na pagkatapos ng isinagawang kilos protesta ay nagsipagsakayan ng mga ito sa kanilang masasakyan at nagsipag-uwian na at tinapos na nga ang naturang kilos protesta ngayong araw. Pia? Okay, maraming salamat, Katrina Sons.